guys, just try again and welcome back to my channel. Today's video ay ipagpapatuloy lang po natin yung previous topic natin on our first vlog regarding this content, yung pagsasangla ng alahas dyan sa Pinas. Okay, so isa ang pinaka talagang malaking tanong ng mga tao na hindi nagsasangla ng alahas ay yung totoo nga ba na pinabawasan ng pawnshop yung alahas mo bago mo ito maisangla. Okay. So, since I nagtrabaho ako sa isang pawnshop noon, ito po yung naobserbahan ko. And I think the answer with that question is yes and no. Yes, in the sense that susuriin nila ng mabuti yan and titingnan nila, lalo na't pag mabagal, makapal yung alahas ninyo. So, titingnan nila yan and yung parang hinihiwaan nila ang parte niyan. So, pag gagawin nila yan, for sure, ay mababawasan talaga yung alahas mo. Hindi na talaga yung alahas mo na walang defect, kumbaga. Okay, so no, because hindi naman nila kinukunan talaga na kung saan ay kinukuha nila for their sake, at saka hindi nila yan gagawin. Okay, so ito lang po yung base sa karanasan ko. Ito po yung ginagawa ng mga appraiser. Ang appraiser, sila po yung tagapagsuri ng inyong mga alahas kung totoo nga bang gold ito. Okay. So, unang-una ay may mga kagamitan sila na hindi ito po yung bato, acid, at saka may aparatos para doon sa ang mga alahas na may stone, diamonds, to check the clarity and at the same time to be able to determine if talaga nga bang diamond yung nasa alahas mo. Okay, so unang-una ang ginagawa nila, tinitingnan nila yung tatak ng alahas ninyo. And makikita naman yan, may iba na walang tatak. So for sure ay talagang susuriin nila yan ng mabuti. Okay, so pag nakikita nila yung tatak ng alahas mo, may idea na sila kung ano nga ba or ano yung karat ng alahas ninyo. Okay. After noon, ay ang gagawin nila ay ikikiskis nila yan sa bato, yung makinis na bato, at pagkatapos noon ay may bakas ng gold na maiiwan doon sa bato. Okay, may bakas or let's say gold trace na maiiwan doon sa bato. After nun, ay papataka nila yon ng acid. Okay, so makikita nila doon, after pagpatak ng acid, makikita nila doon yung kulay ng gold or yung reaction ng gold doon sa acid. Pag nawala bigla at walang reaction, walang kulay, like yung kulay niya ay hindi yellow, hindi po yun gold. Okay, so and there are times also na pag ikikiskis nila yun sa bato, yung part na may iwan doon sa alahas, pag maitim yun, hindi talaga yun gold. Okay, so that means ay coated lang po yung alahas, meaning ay yung nasa ilalim ay ibang uri ng metal, okay? Or ibang metal, let's say, pwedeng silver, pwedeng copper, pwedeng yung hindi gold. Okay. So, yun po yung ginagawa ng mga appraiser. Pagkatapos nilang masuri yun, syempre ay makikita nila yung reaction ng pinapataka nila ng asido, makikita nila yun and makikita nila kung anong karat yung meron yung alahas ninyo. So, doon, ibabase rin nila yan sa ibabase rin nila yan sa total appearance ng alahas ninyo kung bago pa ba ito
wala ba itong, hindi ba ito dumadaan sa goldsmith? Goldsmith yung hindi ba ito nadudugtungan or hindi ba ito naputol at dinudugtungan? So, meaning ay talagang hindi na siya flawless. So, pag ganyan yung status ng alahas ninyo, ay definitely ay mabibigyan po yan ng mababang appraisal value. Okay. So, yung tanong doon sa, yung sagot doon sa tanong na binabawasan nga ba? Yes, if ever na yung appraiser ay may pagdududa doon sa ipinapakita na alahas mo, kasi may mga scammers rin, at pag sila yung mabibiktima, pag natatanggap nila yung alahas ninyo tapos hindi totoong gold, talagang sa kanila po yun bagsak. Sa kanila po yun ma-charge at bawas po yun sa sweldo nila. Okay, so yung iba may mga modus, napakaganda ng alahas na ipinapakita nila. Tapos, syempre, pag ikaw ay appraiser, pag ikaw yung titingin ng alahas ninyo, maninigurado ka, diba? And doon sa karanasan ko, yung ibang appraiser, they would ask you what to do first. They would ask you if okay lang ba sa inyo na ikat yung parte ng alahas na ipinapakita mo, especially if makapal yung alahas mo, like yung mga bangles, yun po yung mga makakapal, yung bracelets, yun po yung makakapal, at yung mga necklaces na barbada, yung makakapal na or solid talaga na gold. So yun po yung talagang tinitingnan nila at hihiwaan nila ng parte to make sure na yung nasa ilalim ng alahas mo ay still gold or ginto pa rin. Kasi makikita naman nila yan kung yung nasa ilalim ng alahas ninyo ay hindi gold, kasi yung kulay niya ay iba doon sa talagang appearance sa labas ng ano mo, ng alahas mo. Okay, so but they don't do that para for the sake or for the benefit of the pawn shop, like isisave nila yan for their company or whatever. But they would do that to make sure na talagang totoong ginto yung alahas mo. Walang halong ibang metal. Kasi sa kanila rin bagsak and lugi rin sila. Okay, so next time we will be talking about paano nga ba pinipresyohan ng mga appraiser yung alahas ninyo, kasi naka-bracket po yan and depende po yan sa uri ng alahas mo, depende po yan sa karat, and of course depende po yan if talagang pwede bang madidispose ng pawn shop sa malaking halaga yung alahas ninyo. Okay. So by bracket po yan, by category, and we will be talking about that in our next video. So bye-bye for now, and I will see you again in my next video.